Nakalimutan mo password mo? Marami kang files na kailangan dito. Tara na sa mSpot. Hello guys, good morning again. Welcome to mSpot. So for today, i-discuss natin kapag nakalimutan nyo yung password nyo. So, karamihan kasi is kapag nakalimutan yung password is pupunta na sa isang technician or ipapa-format na yung kanyang laptop tapos itatry na lang i-recover yung mga files or ipapa-backup doon sa technician. So, medyo hassle. So, ngayon, kung medyo tech may basic technical knowledge ka naman at kaya mong sundan ang mga basic instructions, makakatulong itong video na ito kung paano mo mare-reset ang password mo without formatting your computer. Okay? So, let's start. Take note na on this video, kailangan natin ng isang bootable device. So, meron tayong old tradition way kung paano mag-boot gamit ang isang DVD, ang license OS mo. So, pwede mong gamitin yon. Or, pwede rin namang i-boot mo siya via USB. So, kung mahihirapan kung paano gumawa ng isang bootable device, we can create another video tutorial for that. For now, i-assume natin na meron ka ng bootable device. So for me, since ang para maipakita ko sa inyo or ma-demo yung simulation ng pagre-reset, gumamit ako ng virtual machine. Ang ibig sabihin ng virtual machine is sa isang computer, magsa-simulate ako ng isa pang computer. So hindi siya actual o physical na computer, so isa siyang virtual, ibig sabihin gagawa ka ng isang computer sa loob ng isang computer. Ayun. So, gagamitin mo yung resources ng computer mo, katulad ng RAM, processor, etc. para mapagana yung virtual machine mo. So, in my case, gumamit ako ng isang freeware. Ang tawag is VirtualBox. Mapapansin nyo, ito siya. Pinangalanan ko Windows 10. So, na-install lang ko na siya. So, ito na siya ngayon. Yan. So, i-assume natin na nakalimutan ko ang password ko. So, yan. Para patunayan na makakapasok naman tayo dito sa account na to, ita-type in ko muna yung correct password. Tapos, ilalock ko siya ulit. Assuming na nakalimutan ko yung password ko. Okay? So, yan. Diyan tayo magsisimula. So, let's start. Una, kailangan muna i-boot natin yung device doon sa bootable USB or DVD drive. So, in my case, dahil gumamit ako ng isang virtual machine via VirtualBox, kailangan under na storage ko nakaload yung ISO, yung installer. So, in my case, naload ko na siya. So, double check ko lang. Ayan. So, nakaload naman siya. So, i-shutdown ko muna to. At ibubut ko siya doon sa bootable device or sa USB. So, ayan. F12. Di ko yata naabutan. Sayang. Ulitin ko. Pumasok na siya sa OS. So, ulitin natin. I-reset ko siya. Ayan. Reset. Ayan. Umabot pala ako. Sorry. Ayan. Since umabot ako, makikita nyo sa prompt niya is yung first installation screen. It will ask you for the language, time, and keyboard method. So, dito, sorry, Shift F10 rather. Correction na, Shift F10. Ipe-press mo yung Shift F10.
lalabas yung elevated na command prompt. So, bakit kailangan natin palabasin yung elevated command prompt? Kasi, dito natin ngayon, i-command or itatype yung instruction para during ordinary boot up, mapalitan natin yung password. So, step by step siya. So, follow lang yung steps na ginagawa ko. So, binabagalan ko lang as much as possible para masundan siya. So, kung meron man na miss out or hindi nasundan during this exercise, just comment below para mabalikan at ma-explain sa inyo ng maayos. Okay? So, moving forward, so mapapansin nyo, napasok natin yung elevated command prompt. So, kaya siya tinawag na elevated kasi mataas yung elevation niya or mataas yung power niya. So, pwede mong gawa ng control. Ngayon, bago natin gawin yung ibang commands, kailangan malaman natin kung anong drive yung ginagamit mo as system data or system file. Ibig sabihin nito, doon naka-install yung operating system mo. Kasi yung iba, merong C drive, may D drive, E drive, etc. So, kailangan natin malaman saan doon naka-install yung Windows operating system mo. So, paano natin malalaman yon? So, kailangan natin mag-type ng diskpart. Yan. Tandaan lang, diskpart. So, pagka-type mo naman nun, one word, ilalabas. Yan. So, ang ginagawa ng diskpart, sinasabi niya yung mga volumes na nakalagay doon sa computer mo. So, susunod natin, list volume. Yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang apat na drives. Yung isa is yung ISO, which is yung installer natin. Pangalawa is yung system reset. Ito yung tinatabi ng Windows during installation para sa recovery, etc. Yung volume D. Yung volume D naman, kung mapapansin mo, siya yung partition na kung saan nakalagay yung 50 o yung pinakamalaking size based dito sa ating virtual machine. Pero yung iba, makakita pa kayo ng mas malaki na size compared dito sa example natin. Ang lagi nyo tatandaan is ano yung size ng operating system nyo para yun yung mapipili nyong drive later on. Okay? Yung letter E is hidden, so hindi siya nakikita or nakatago siya. So, malamang hindi siya yung Windows operating system mo. So, once na na-figure out natin kung ano yung drive na kung nasaan man yung Windows operating system mo, labas tayo yan. Tapos, type natin D. Yan. So, gagamitin natin ngayon yung built-in tool ni Windows, which is Utilman. Okay, so lakihan natin yung screen natin para totally makita nyo yung mga commands. Kanina kasi medyo maliit. So, i-full screen ko lang muna. Ayan. Ganun pa rin yata. Kahit naka-full screen na siya. Ay, sorry. Kahit full screen ko na siya, maliit pa rin. So, try ko i-adjust. Ganun talaga. So, hoping na nababasa or malinaw yung screen. Subukan natin, ha? Yan. Yan. Sana nababasa nyo or malinaw yung screen natin para... Okay. So, next na gagawin natin is
kailangan makopya natin yung original util manager at i-rename natin siya ng bagong pangalan. Sasabihin ko mamaya kung bakit natin gagawin yon. So, una, pupuntahan natin yung directory path ni util manager. Ibig sabihin, kung saan nakalagay si util manager, pupuntahan natin siya. So, nakalagay siya sa cd. Change directory ang ibig sabihin pala ng cd. So, i-change directory natin siya doon sa directory path ni util manager. So, cd CD natin. Directory muna tayo. Yon. So, pupunta tayo sa CD. Windows. Kay Windows pala, pwede mong gamitin yung tab. So, ibig sabihin ng tab, pagka-type mo ng 3 letters ng file location or file path na pupuntahan mo, tapos pinindot mo yung tab, automatically, idudugtungan niya yun ng related words. Katulad ng win, tinype ko yung tab, nilagay niya yung karugtong na Windows. So, mas madali, mas mabilis. So, Windows, tapos System 32. Yan. Pag tinirectory natin yan, nandiyan karamihan yung utility kasi ni Windows. Makikita nyo, ang dami. Yan. So, ngayon, ang ikokopya lang natin is yung copy natin yung util. Yan. Ngayon, pag ginamit mo yung tab command, pwede mong pindutin yung tab as long na hindi mo pa nahahanap yung tamang app or tool na gagamitin mo. Okay? So, tapos papalitan ko siya ng pangalan uli. Gagawin ko utilman1. Okay, malinaw ah. Copy. Original file name niya is utilman.exe. Tapos, space, utilman1.exe. Then, press enter. Dapat, meron kayong makitang one file copied. Nangangahulugan nyo na nakopya nyo yung original file doon sa bagong pangalan na nilagay nyo. So, meron pa tayo isang kukopyahin. So, copy cmd.exe. Tapos, siyempre, papalitan uli natin yung pangalan .exe. Okay, malinaw. Same ng command nung una natin, iba lang yung app o yung file name na papalitan natin. cmd.exe naman. So, press enter again. Dapat may lalabas na one file copied. Okay? Malinaw yun ha. So, yung una nating pinalitan, is yung utilman.exe. Ginawa nating utilman1.exe. Sumunod naman is yung cmd.exe. Ginawa nating cmd1.exe. Okay? Malinaw. So, ang susunod natin na gagawin is i-delete natin yung utilman na original. Okay lang yon kasi nakagawa naman tayo ng backup pero iba lang yung pangalan. Utilman 1. Okay? So, paano natin siya i-delete? Type nyo lang del utilman.exe. Maliwanag. So, kailangan tama yung madidelete nyo kasi magdidelete tayo ng file. So, ulitin ko, del space utilman.exe. So, ingat tayo sa pagdidelete. Dapat eksaktong utility manager yung madelete natin, hindi ibang files. Okay? So, ngayon, press enter. Sabihin niya, na-delete niya na yun. Susunod naman natin gagawin is i-rename natin yung cmd
cmd.exe, gagawin natin siyang utilman. Okay, so may idea na ba kayo kung anong nangyayari? Explain ko ulit. Kaya kanina, nirename natin yung utilman.exe, yung original, sa pangalang utilman1.exe. Tapos, kinapi rin natin yung cmd.exe at pinalitan natin ng pangalan, ginawa natin cmd1.exe. Sumunod, dinilit natin yung original na utilman.exe. Mapapansin nyo, yung huling step natin ngayon is inirename natin yung cmd.exe sa utilman.exe. Bakit kaya? Kasi during ordinary bootup, merong functionality doon na tinatawag si utilman, utility manager. So, instead na utility manager yung tatawagin niya, ang magpa-prompt is command prompt. Okay? So, doon sa part na yon, doon natin magagawa yung pagpapalit ng password. Okay? Linaw? Yan. So, once na nagawa natin lahat ng steps na yan, susunod natin gagawin is mag-exit na tayo. Exit din natin tong window na to. At papasok tayo sa regular boot up o yung tamang boot up process. Okay. Hintayin natin siya. Medyo mabilis-bilis yung virtual machine natin. Running siya ng dual core at 4 gig RAM. So, mapapansin nyo, nag-boot up na siya. Hello? Yan. So, yan. Nasa boot up screen na tayo. So, remember, kanina, meron tayong mga ginawang process. Yung pagka-copy at pag-change ng mga pangalan. So, sa proseso na yon, kaya natin siya ginawa is para dito sa ease of access na to. By default kasi, ang tinatawag nito ay si Utility Manager, which is binura natin at nirename natin si original command prompt as Utility Manager. Para pag-click natin to, ang tatawagin niya is command prompt, pero kung mapapansin mo, sa taas, ang nakalagay utilman.exe. So, in here, dito na natin gagawin yung command para magpalit ng password. So, ang command doon is control user password 2. Ang gagawin itong command nito is tatawagin niya yung GUI ng user accounts. Yan. So, meron na dito sa screen, dahil GUI na siya, mas madali nyo na ngayon mare-reset yung password nyo. Click mo lang yung reset at itatype mo yung bagong password mo. Yan. So, pag-enter mo nun, click OK, tapos exit ka dito, i-type mo na ngayon yung bagong password mo. Tara! Na-reset mo na yung account mo nang hindi mo pinoformat or binabago yung any settings ng profile mo. So, kung nasundan yung mga steps na ginawa natin all throughout doon sa exercise, malaking tulong to doon sa mga maraming files, nagmamadali at ayaw ng mahassle sa pagpapaformat, pagpapabackup, at pagpunta sa technicians. Again, welcome to Xpot. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye.